magkahalong excitement at kaba ang aking nadama habang ini-inject sa akin ang anesthesia. Excited ako kasi sa wakas makikita at mayayakap ka na. Pero kaba at takot hindi mawala. Natatakot ako dahil premature ka, baka hindi mo kayanin. Baka sa kabila ng madaming pag-iingat at walang tigil na panalangin, ikaw ay babawiin. Ang huli kong natatandaan sa mga oras na iyon ay ang iyong pag-iyak at pagsabi ng doktor, "It's a baby boy, Mrs. Congratulations." Nung ako'y magising, agad kitang hinanap at aking tinanong, "Nasa ICU ba ang aking anak?" Ang iyong ama agad akong niyakap, sabay sabi, "Huwag kang mag-alala, malusog ang ating anak." Buong ingat kang kinarga ng iyong ama upang ikaw ay aking mamasdan at mayakap na. Walang pagsidlan ang aking tuwa dahil malusog ka at may bonus pa. Ang gwapo mo anak at ang puti mo pa. Lumipas ang taon at nag-aral ka na nga. Sobrang nakakatuwa dahil matalino at bibo ka. Sinasalihan mo nga lahat ng contest sa eskwela. Siyempre, full support ako kahit laging nakakantsawan na stage mother talaga yan. Lahat ng costume mo, kinakarir ko. At naging istrikto sa pagpapractice at pagme-memorize ng mga linya mo. Magtabog at magreklamo. Bakit kailangan pa ulit-ulit mag-ensayo? Pero abot-tay nga naman ang ngiti mo kapag ikaw ay nanalo. Tuwang-tuwa ka kasi may reward ka kapalit ng ribbon, sash o medalya mo. Alaala na lang ba ang mga panahong tayo'y masaya? Mga panahong ako'y sinusunod at ginagalang mo pa. Anak, namimiss ko yung dating ikaw. Ikaw na tumutulong pa sa mga gawaing bahay. Pagbangon sa umaga, higaan ay hinililigpit mo. Pagtapos kumain, naghuhugas ka ng plato. Higit sa lahat, maayos ang pag-aaral mo. Ginagawa mo lahat ng project at assignment mo. Nagsimulang magbago ang ugali mo. Mula noong makabili ka ng cellphone mula sa mga regalo ng mga ninang at ninong mo. Wait lang! Yan ang laging lumalabas sa bibig mo. Galit ka kapag inuutusan o pinapaalalahanan sa mga gawaing bahay na nakatoka sa'yo. Magdadabog ka bago gawin ang mga nakalimutang project at assignment mo. Kaya ang resulta, confiscated ang cellphone mo. Sobrang galit ka kapag grounded ka. Pero napag-usapan naman natin na yun ang consequence kapag ikaw ay nagbabaya. Anak, sinasabi mo, buti pa nung bata ako, ramdam ko ang pagmamahal nyo. Pero ngayon, puro sermon at parusa ang inaabot ko. Anak, hindi kami nagbago. Hindi nabawasan ang pagmamahal namin para sa'yo. Ikaw ang nagbago. Hinayaan mong baguhin ka ng cellphone at mga laro na kinahihibangan mo. Hindi ka tumitigil kahit alam mong galit na ako. Kasi mas takot ka na magalit ang tropa mo. Anak, pwede bang ako'y pakinggan kahit ngayon lang? Pwede bang buksan ang iyong puso at isipan? Baka sakaling iyong maintindihan. Hindi ka namin pinapahirapan. Gusto lang naming ihanda ka para sa iyong magandang kinabukasan. Ang mga gawaing bahay na pinapagawa sa iyo ay para matutunan mo ang pagiging responsable
at disiplinado. Mga katangiang taglay ng mabuting tao. Kung mag-aaral kang mabuti, pagdating ng panahon, mas malaki ang tsansa mo na makakuha ng maayos na trabaho na may maayos na sweldo, sigurado. Ang maayos na paggawa ng assignment at project ay simbolo ng estudyanteng mabuti, responsable at disiplinado. Anak, alam kong kayang-kaya mong gawin lahat ng ito. Kaya andito lang ako, nakasuporta lagi upang tagumpay ay makamit mo. Mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo.